Malaking karangalan para sa Olympian pole vaulter na si EJ Obiena na mapili bilang flag bearer ng Pilipinas sa 31st Hanoi Southeast Asian Games. Sa anunsyo ng Philippine Olympic Committee, si Obiena ang mangunguna sa Parade of Nations sa opening ceremonies ng SEA Games sa May 12. Parang suntok sa ban eh, tapos nagkatotoo, parang ganyan yung dating. So medyo really ecstatic, and I think it gives me a bit more motivation to, you know, hey, you're carrying the flag of the Philippines, you better win. Ayon kay EJ, puspusan ang kanyang paghanda ngayon at nakafocus siya na depensa ng kanyang gintong medalya sa SEA Games. I've been cramping a bit. We've been loading for 3 weeks now, so it's a tough phase of training, but it's good. Si Alex Ayala naman tumalo ng halos 100 pwesto ang ranking sa Women's Tennis Association o WTA. 411 ang kanyang current world ranking ngayon mula 571 matapos siyang magkampyon sa unang linggo ng W25 Pro Tournament sa Thailand. Excited na rin maglaro si Alex para sa kanyang unang SEA Games. I've been working really, really hard these past couple months. So I'm super happy that I can see the result of my hard work. Samantalang naghahanda na rin ang Olympic boxer na si Umer Marshall para sa SEA Games matapos ang kanyang pambihirang comeback win sa kanyang huling laban sa Las Vegas. Tatlong beses na knockdown si Marshall ng Amerikanong kalaban si Isaiah Hart. Pero nakatayo siya at naka-score ng isang TKO sa round 4. Yung iniisip ko talaga, ma'am, lahat ng mga tao nakita ko doon tumatayo. Yung pamilya ko, yung wife ko, yung coach ko, yung mga kasamahan ko, tumatayo. And then unang-unang pumasok sa isip ko, yung mga Pilipino na alam niyo yung sumusuporta sa akin, bibiguin ko baka agad sila, parang ganun. So, yun talaga pumasok sa isip ko. Bibiyahin na papuntang Thailand si Umer para mag-training para sa SEA Games. Diane Castillejo, ABS-CBN News.